Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Hallelujah, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos sa pamagitan ng banal na pagdiriwang at ng panalangin ni Santo Padre Pio ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayon. Mga hinihiling natin, lalo higit ang kagalingan sa mga maraming may karamdaman. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang Obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalatayang ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinaninindigan at sa kanyang pagamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita, at sila na may sumasampalataya. At ang Diyos ay nakasasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumasampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan, nakinig sila kina Bernabe at Pablo, habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, 'Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil
upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila at huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa nung panahon, ang kautosan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon ay papurihan itong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ay ginagawang pagliligtas ay banggitin. Kaya't sa ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay papahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Panginoon, si ay hari sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na kahit ito ay ugain. Ang paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Welcome pong lagi sa inyong lahat dito sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Palakpakan natin ang ating minamahal na patron, Santo Padre Pio. At nawa ang inyong mga panalangin
na ibinubulong ngayon kay Padre Pio para ilapit sa Panginoong Diyos, no, naway inyong makamtan. Amen. Ang bawat isa sa atin, alam ko may mga kanyang ibinubulong, pagkapasalamat, kagalingan sa mga karamdaman, mga special na hiling kay Padre Pio, no, naway baunin yung lahat ang kanyang pagpapala at biyaya. Sabi ng Panginoong Diyos, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, no, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Una, mahal talaga ng Diyos tayo. No? Kung sa ating sarili ito ilalagay, ating nasabihin na kung paanong iniibig ako ng Ama. No? Tayo mahal ng Diyos. No? Lagi ang ating ilalagay sa ating puso. Tayo'y mahal ng Diyos. Tayo'y Kanyang iniibig. No? Kaya nga ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, ang gusto ng Panginoon, manatili tayo sa Kanyang pagmamahal. Huwag kang bibitaw, huwag kang aalis sa pagmamahal na ito sa iyo ng Diyos. Pero ang dami nating tanong sa Panginoon, Panginoon, kung ako'y mahal mo, bakit ako may sakit? Bakit ang pamilya ko'y dumadaan sa ganitong pagsubok? No? Bakit mga mayroong bigla ang pangyayari na hindi inaasahan? Ito ba'y pagmamahal? No? Yung mga may sakit, lalo higit yung mga may karamdaman, o kaya yung mga taong bumagsak sa isang negosyo, o kaya may mga pangyayari talaga na ikinalulungkot ng pamilya, no? Kamatayan, lalo higit. Sabihin natin, Lord, pagmamahal mo ba ito sa akin? Ang lahat ng ito, pag-ibig ng Diyos. No? Pag-ibig ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos, tayo'y Kanyang iligtas. Gusto ng Panginoon na ang tao ay Kanyang mailigtas. Ang gusto niya, ang ating kaluluwa ay ligtas. Pag sinabing ligtas, sa kabilang buhay, sa Diyos tayo pupunta. Ang Diyos ay hindi papahayag na sa demonyo ka pupunta. No? Kaya ang Diyos ay minsan ang Kanyang pamamaraan sa atin ay masakit, mahirap tanggapin, mahirap maunawaan. Yan ay para tayo'y iligtas. Minsan ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Masakit para sa tao sapagkat hindi natin nauunawaan ang Kanyang iniisip at niloloob para sa atin. No? Minsan yan ang Kanyang pamaraan ng pagmamahal niya. Ang Kanyang kagustuhan, ang Kanyang kalooban to save us, to save you. Ang kaluluwa natin maligtas. Oo, ang hirap ngayon ng iyong pinagdadaanan. Masakit, mahirap, at iba't ibang klase ng karanasan na para magpapabagsak sa iyo na ang tanong mo lagi, bakit Lord? Bakit Lord? Ang sagot sa iyo ng Diyos, mahal kita, kaya ka ganyan. Gusto kitang iligtas. Pangalawa, ang sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. Remain in me. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Huwag kang bibitaw. Kahapon ang ginamit ay yung tsaka nakaraang linggo, ang puno ng ubas. Sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, ang Diyos ang nag-aalaga, ang Diyos Ama ang nag-aalaga, at tayo ang mga sanga. No? Tayo ang mga sanga. Sabi niya, kapag ang sanga ay naputol, sa puno, namamatay, natutuyo. Ganun din ang tao kapag nawala ka sa source ng buhay, sa source ng lahat ng pinagmumulan ng pagpapala at biyaya, matutuyo ka. Ang sabi ay susunugin ka. No? Kaya lagi ang paalala ni Jesus, manatili kayong nakakabit
sa akin sa pamamagitan ng manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ibig sabihin, ang pananatili kay Jesus ay pagiging tapat sa Kanya. Yung nananatili tayong sumusunod sa Kanyang mga utos. At yan ang mabigat sa tao. Yung maging faithful. No? Yung maging tapat. Yan ang mahirap sa natura ng tao. Yung manatiling tapat hanggang sa kahuli-hulihan. Sapagkat ang natura nga natin, lagi ang ating inclination ay to sin. Yung ating concupiscence, ano? Laging ang dikta ng iyong laman, ng iyong katawan, ay ikaw ay bumagsak sa kasalanan. No? Kaya, laging nahingi ng awa at biyaya sa Diyos na manatili kang tapat sa Kanya, na hindi ka bumagsak sa kasalanan. No? At yan ay, kaya merong mga sakripisyo. Kaya tayo nagtitiis, kinukontrol natin ang ating sarili, kaya tayo nagdadasal para tayo manatiling tapat sa Panginoong Diyos. At pag tayo nanatiling tapat sa Kanya, tayo nananatili na nakakabit sa source ng lahat ng kagalingan, sa source ng lahat ng biyaya, sa source ng buhay. Kaya huwag tayong bibitaw. Kaya nga minsan, titingnan mo ang ating pinagdaanan sa looban ng maghapon kung iyong ililista ang lahat ng iyong inisip at ginawa, alin ang mas madami, mabuti o mas masama? O masama, no? Tingnan mo. Sabihin, saan ka nakakapit ngayong maghapong ito? Sa Diyos ba o sa kasamaan? No? Then natin makikita. At kaya mapapansin natin na ang bunga ng pagkapit sa kasamaan ay minsan ay matinding lalong pangangailangan at kalungkutan. Pero ang sabi ng Diyos, pag nanatili kang nakakapit sa akin, nananatili sa aking pagmamahal, ito ang magiging bunga mo. Kagalakan, kapayapaan, joy. No? Kaya ang taong masayahin, ano, yan yung nananatili sa pag-ibig ng Diyos. At alam natin ang bunga ng tao, ang bunga ng kasalanan sa tao ay lalong matinding kalungkutan at paghangad sa napakaraming bagay. Kaya ang paalaala sa atin, huwag bibitaw sa pinagmumulan ng lahat ng pagkapala at biyaya ang Diyos na nagmamahal sa atin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin sa San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinglangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas sa sinasampalatayanan ng obispong banal na aming pinararangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagaharian mo'y naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya, kaisa ng mga anghel, nanigisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawa't dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Manalangin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kamaya Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sumindak sa
bituin, lalikom lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya at matindi. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin. Malaya at matindi, hindi magmamalik. Amen. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos sa totoo ang iyong bugtong na anak upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang ng aming tinanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrel, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan,
Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikayong Sabado, ika-apat ng Mayo ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalabing dalawa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo nga, tingali at manunod.